Isa na sa kinalakihan nating palabas ay ang Superman. At isa sa mga ginawa ni Superman ay ang pagbalik sa ikot ng mundo. Para sa mga bata pa at hindi pa naabutan ang lumang Superman, pinaikot lang naman ni Clark Kent ang mundo ng pabalik upang mailigtas ang pinakamamahal niyang si Lois Lane. Malamang ay nabuo na din sa iyong isipan, paano kung umikot nga ng pabaliktad ang mundo? Babalik ba talaga ang oras? Ano nga bang mangyayari kung bumalik ang pag-ikot ng mundo? Ang tanong na ito ay mula kay Alexis the Great at ito ang Ask Bulalord. Ang ating mundo at maging ibang planeta ay umiikot sa isang imaginary line na tinatawag namang Axis. Ang Axis ang imaginary line na siyang naka-align sa North at South Pole ng ating mundo. Ang tawag nga ng mga eksperto dito ay ang Axis of Rotation. Ang mundo ay umiikot sa Axis na ito kada araw sa loob ng 24 na oras. Kung titingnan naman ang rotation natin base sa mga bituin na lumalabas tuwing gabi, ang tawag sa period na ito ay ang Sidereal Day. Kung tayo ay titingin naman sa oras na ito, ito ay 23 hours at 56 minutes. Pero dahil nga ang ating oras ay base sa 365 days ng pag-orbit ng Earth sa araw, ang oras ng sidereal na mula sa bituin at solar time naman na mula sa araw ay magkaiba. Naguluhan ba? Well, kada 365 o 365 plus 4 minutes ang ating mundo ay babalik sa harapan ng araw kung saan ito tunay na nakapuesto. Kumbaga, makukumpleto nito ang kanyang rotation. Mas ginagamit natin ang oras na mula sa araw dahil mas mahalaga ang paglubog nito kumpara sa pagpapakita ng mga bituin tuwing gabi. Kung hindi mo nararamdaman na umiikot ang mundo, maaari mong subukan na humiga sa isang open field ng matagal. Sa sobrang tagal na pagtingin sa kalangitan, mapapansin mo na ang langit ay umiikot kahit na ikaw ay hindi gumagalaw. Ang tawag ng mga eksperto dito ay apparent diurnal motion. Magmula nga noong magawa ang mundo at nagsimulang umikot ito, hindi na ito nagbago simula pa noong unang panahon. Kung sakaling ang mundo ay umikot ng pabaliktad, ang lahat ng mga nangyayari dito ay magbabago ng tuluyan. Pero hindi ibig sabihin na babalik tayo sa oras. Ang mundo ay mabilis na umiikot ngunit hindi natin ito namamalayan dahil na din sa gravity. Ayon sa mga eksperto, ito ay umiikot ng halos 460 meters o 1,509 feet kada segundo. Ito ay nasukat ng mga eksperto mula sa equator ng ating mundo. Pinaniniwalaan na kung sakaling magbago ang ikot ng mundo at bumaliktad dito, magkakaroon ng kakaibang panahon, paglakas ng hangin at pagkakaroon ng matataas na alon. Ang mga ganitong pangyayari ay maaaring makasira sa ibabaw ng ating mundo. Hindi lamang ito, pero magkakaroon din ng labis na pagbabago sa mga lugar. Maaaring ang inaapakan mong lupa ngayon o disyerto ay buong katubigan na at ang mga lugar na karagatan ngayon ay magmimistulang disyerto kung sakaling ang mangyari ang pagbabago ng ikot ng ating mundo. Maging ang pagsikat ng araw at ang pagpapakita ng buwan ay magbabago din ng biglaan. Ang mga ito ay sisikat na sa west at lulubog na sa east. Ang reverse spin ng mundo ay maaaring maging tulong upang tubuan ng puno ang mga tuyong lugar sa ibang bahagi nito. Dahil nga ang karagatan ay mayroong ginagampanan na malaking parte para sa klima ng mundo, ito din ang magpapalaganap ng init mula sa araw sa buong lugar ng ating mundo. Sa reverse spin na ito, makapagbigay ito ng mahinang pag-ulan sa mga tuyong kagubatan. Dito ay mawawala din ang kinikilalang Climate Driving Current na AMOC o Atlantic Meridional Overturning Circulation na siyang pinaka-importanting current sa Atlantic Ocean. Ito ay mapapalitan ng panibagong current na siya namang magpapalala ng init sa buong mundo. Pinaniniwalaan na mas dadami ang mga pananim ng mga gulay at prutas sa mundo at maaaring tumubo ang napakadaming puno. Pero ang ilang bansa ay daraan sa malaking pagbabago tulad na lamang ng Western Europe na labis na iinit ang kanilang lugar. Ang mga maiyelong lugar ay matutunaw din dahilan upang mas lalong lumalim ang karagatan at maaari ding gumuho ang ilang kalupaan sa Russia dahil sa mga permafrost na nandirito.
ito yung tipong pagising mo kinabukasan, iba na ang ikot ng mundo. Pero kung sakaling dahan-dahang magbago ang ikot ng mundo, darating ito sa puntong hihinto ito muna, syempre bago magbago ang ikot. Pero ano bang mangyayari kapag huminto ang pag-ikot ng mundo? Kung sakaling ang mundo ay titigil sa kanyang pag-ikot, maraming buhay at bagay ang masisira nito at mapapatay. Ang atmosphere ng Earth ay patuloy na gagalaw sa bilis na 110 mile per hour na siyang bilis ng pag-ikot ng mundo sa equator. Ang lahat ng bagay na nasa lupa ay liliparin at tatangayin ng hangin, bahay, puno, mga halaman, hayop at iba pang bagay na hindi nakadikit ng maigi sa lupa ay liliparin dahil sa nagagawa ng atmosphere. Ayon sa mga eksperto, kung sakaling mangyari ito ng tuluyan na hindi na nga talaga iikot ang mundo ng kahit isang beses sa loob ng isang taon, ang mga tao ay makakaranas ng isa't kalahating tag-araw at isa't kalahating taong gabi lamang. Ang tanong eh, kung buhay pa tayo noon. Ang magnetic field ng ating mundo ay pinapagana ng tinatawag na dynamo effect na mula naman sa pag-ikot ng ating mundo. Kung tumigil na ang pag-ikot nito, ang magnetic field ay hindi na muling gagana at mawawala na ng saysay. Idagdag na din natin ang pagkawala ng tinatawag na Northern Lights at Van Allen Radiation Belt, kasama na ang proteksyon natin sa mga cosmic rays at iba pang mga particles mula sa labas ng kalawakan at tuluyan na itong papasok sa ating mundo. Pero huwag kang mag-alala dahil ang pagtigil ng pag-ikot ng mundo ay hindi mangyayari sa loob ng ilang bilyong taon. Makakahinga pa tayo ng maluwag habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Na-discuss na natin ang pagtigil at pag-ikot ng pabaliktad. Ang tanong, posible nga bang umikot ng pabaliktad ang ating mundo? Ayon kay Robert Walker na isang mathematician, ito ay malabong mangyari, pero posible. Pero patay na rin tayo noon dahil para mapaikot ng pabaliktad ang mundo, kailangan may sumalpok na isang asteroid na mayroong kalahating mass ng ating buwan. Kung sakaling ito ay tumama sa ating mundo, ang impact nito ang maaring maging dahilan upang mapabaliktad ang ikot ng mundo. Hindi lamang pag-ikot ng mundo ang maaapektuhan, pero maaari din itong maging dahilan ng pagkulo ng tubig sa karagatan, ang pagtunaw ng ilang bahagi ng crust ng ating mundo, at ilang pang malalang epekto na madalas ay nakikita lang natin sa mga science fiction movie. In short, goodbye. Ang imahinasyon ng utak ng isang tao ay masyadong malawak upang isipin na ang mundo ay maaaring umikot ng pabaliktad. Maaari na lamang nating hayaan ang ating mundo sa kinagisnan nitong pag-ikot hanggang sa pagtatapos ng buhay nito. Sa ganitong paraan, mabubuhay tayo ng matiwasay at mabuti. Sana ay nasagot namin ang iyong katanungan, Alexis the Great. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang napaki-fill up ang form na nasa description. Mahirap po kasing kumuha sa comment section, kadalasan natatabunan na. Para sigurado na matapik ang iyong katanungan, paki-fill up lamang po kapag may time. Marami po kayong nagtatype ng tanong sa comment section, pero again, hindi ko po makukuha yung request ninyo. Kaya po nagtayo ko ng website para nandun lahat ang request. Paalala lang po, hindi porkit nakapag-request ay magagawa agad. It will take months dahil sa dami ng nakapila at hindi lahat ng request ay napapagbigyan, lalo na yung mga out of the blue questions. Well, kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like at i-hit nyo din ang subscribe. At huwag kalimutang i-turn on ang bell notification para lagi kang updated. Tandaan, kung gusto mo ng bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin mo lamang si Bulalod. Maraming salamat sa inyong panonood. Bulalod out.